Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ka pa humihingi. Alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Kasi hindi pa man meron ng biyaya na sa atin ay nakalaan, ipupush ko, nakapangalan, and to whatever blessing God has put your name on. Sa'yo lang yun. Kahit anong mangyari, hindi niya ibibigay sa iba yun. Sa'yo lang yun. So no matter how good we are, ano man ang ating mga ginagawang kabutihan, wala pa rin tayong karapatang to demand from God. Ang ating mga naririsig na bayaya ay mga privileges lang. Kaya nga graces ang tawag dyan. Ibinibigay sa atin ng Panginoon hindi dahil karapatan natin at obligado siya, kundi dahil mabuti siya at mapagmahal siya. Ganun lang kasimple talaga. Besides, isipin po ninyo, kung ang paiirarin lamang ay ang katarungan ng Diyos, eh baka sa dinami-dami na ating mga nagawa kasalanan, baka kahit isang piso o kusing, wala tayong matanggap na biyaya dahil dyan. At kung paiirarin lamang ng Diyos ay ang kanyang katarungan, matagal nang gunaw ang sandaigdigan. So good thing, ang pinaiiral niya ay ang pagmamahal niya, ang kabutihang loob niya. May kanya-kanya tayong biyayang nakalaan para sa bawat isa. Hindi natin kailangang mag-igitan ni hindi natin kinakailangang mag-agawan. Pakasarap isipin na hindi natin kailangang mag-unahan. Hindi tayo mauubusan ng biyaya sapagkat sa bawat isa sa atin ay nakalaan. Kaya may batayan yung sinasabi natin. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, ano man ang gawin mong pilit, hindi mangyayaring para sa'yo. Mangyari man, ikalulungkot mo. Pero kung para sa'yo, ano man gawing pilit ng ibang tao na masunod ka, darating at darating sa'yo. Para sa'yo. Pwede kang sulutin ng iba, pwede kang dayakin ng iba, o pwede ikaw mismo magkasala, magkulang talaga. Pero kung babawi ka lang, babangon ka lang, magme-make up ka lang, ang biyayang para sa'yo ay para sa'yo. Kung pwedeng madelay, pero mararanasan mo. O kung hindi man, mararanasan ang mga taong mahalaga sa'yo. E sana mga kapatid, ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga nakararamdam ngayon na tayo'y napag-iiwanan na. Tagal mo nang walang anak, ang tagal mo nang may sakit, 40 ka na, ni jowang walang ka, ang tagal na ng problema sa iyong pamilya, ang tagal mo nang naghahanap buhay, nagtatrabaho, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaasenso. Ang bigat nito, lalong bibigat ito kapag may makikita kang iba na sa love life, sa business, sa family ay masaya kahit ngayong panahon ng pandemya. Huwag ganun. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Yung blessing nila, walang kinalaman sa blessing mo. Yung blessing nila, hindi binawas sa blessing na para sa'yo. May para sa'yo. Nagkataon lang na nauna sila. Pero wag ka, hindi mo alam kung anong pinagdaraanan nila. Kaya wag mo silang pakialaman. Walang kinalaman yung blessing nila sa blessing na para sa'yo at sa iyong pamilya. Basta, laban lang. Katulad ng mga nahuling nagtrabaho. Again, nahuli silang nagtrabaho, hindi dahil sila'y makupad, hindi dahil batugan. Ano ang kanilang katuwiran? Eh, walang magbigay sa amin ng trabaho eh. So, nandun yung pagsisikap. Kahit walang kumukuha sa kanila ng umaga, naghintay sila. Kaya ang biyaya,
na para sa kanila, alaga ay nakuha nila. Ganun din, kapatid, hindi papayag ang Diyos na iba ay mayroong pagpapala samantalang ikaw forever na wala. Hindi ganun ang magulang sa kanyang anak. Ang Diyos pa kaya? Lalo't higit kung ikay nagsisikap at nagtsatsaga, gumagawa ng kabutihan. May blessing na para sa'yo nakalaan. Tsaga lang, kapit lang, wait lang. Amen.